Ilang araw bago magpasko at bagong taon, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang ilang tindahan ng paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan. Hindi nakaligtas sa mga nagbebenta ng mga substandard at hindi lisensyadong produkto. Si Claisel Pardilla sa detalye. Makukulay na pailaw at naglalakas ang paputok ang binili ni Franz para sa pagsalubong ng Pasko at bagong taon. For abundance kasi, so naniniwala talaga yung family namin na pag may fireworks, more blessings and prosperity. Ilang araw bago magpasko at bagong taon, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang ilang tindahan ng paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan. Huli sa tindahang ito ang ilang klase ng fountain na bawal i-manufacture at ibenta sa ating bansa. Mistake din namin kasi hindi namin alam. Siyempre, pumainayon din kasi ulit na ganito. Kung meron kang PS license na binigay ni DTI, nakalagay doon kung ano yung pwede mong i-manufacture. Itong Mount Everest, hindi to pinayagan ng DTI na i-manufacture ni Legendary. Sa kabilang tindahan, namataan din ang higit 100 kahon ng lusis na walang lisensya. Hindi rin lusot ang ilang fountain na may Philippine Standard Mark, pero ginamita naman ang license number ng ibang klaseng pailaw. Ang problema, itong si Sputnik Gold. Gumawa siya ng bago, Sputnik Gold, using the same license, Q5248. Pero hindi siya inauthorized ni DTI na gawin itong gold. Pinalitan niya lang yung packaging. Possible po kasi na nagkamali ng dikit. Kasi sa halos pareho, naguluhan lang po. Pinagkukumpiska na ang mga produktong itinuturing na substandard at inisyuhan ng notice of violation ang mga nagtitinda. Pagpapaliwanagin naman ang mga manufacturer. 25,000 pesos ang posibleng multa sa mga retailer, hanggang 300,000 pesos naman ang mga gumagawa ng ipinagbabawal na paputok o pailaw. Danger nun kasi bago namin ma-issuehan ng PS license ang manufacturer, chine-check namin ang construction ng firework, yung means of ignition, paano siya sindihan, at saka yung performance niya kapag actually pinaputok na siya. So ang danger kapag ganun, hindi tayo nakakasiguro kung safe yun. Maaring pag sinindihan yun, pumutok agad or maaring sumabog. Payo ng DTI para masigurong lehitimo at ligtas ang bibilihing pailaw o paputok, tingnan kung may PS mark o ICC sticker. Patunay na dumaan sa testing ng Bureau of Philippine Standard. Hanapin ang license number at pumunta sa ICC Sticker Verification System o PS License Approved BPS website at tingnan kung tugma ito sa pangalan ng manufacturer at model ng produkto. Sa ngayon, mas mababa pa ang presyo ng paputok at pailaw kumpara noong 2022, pero inaasahang tataas ng 15-20% ang presyo habang papalapit ang bagong taon. Ngayon, mababa ang demand, nakakasupply, supply, mababa. Pero after Christmas yan, magtataas na ang demand, bababa na ang supply, magtataas ang presyo. Claisel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Nakiusap ang mga lehitimong industriya ng mga paputok sa Department of the Interior and Local Government na huwag namang ipatupad ang panukalang nationwide ban ng mga paputok. Itong naging pahayag ni Philippine Fireworks Association President Jovinson Ong, kasunod na rin ng apila ni DILG Secretary Benhur Abalo sa mga LGU na ipatupad ang naturang ban. Punto ni Ong, sa oras kasi na maimplementa ito, ang mga legal na manufacturers lang ang susunod sa direktiba at hindi ang mga tunay na salarin. Bukod dyan, Anya, mas makikinabang pa nga ang mga ilegal na nagbebenta at gumagawa ng paputok dahil magsasara ang mga lehitimong paggawaan. Aniong, huwag namang bigyan ng pagkakataon ang mga illegal manufacturer at sa halip ay mas maigtingin na lamang ng gobyerno ang kanilang mga hakbang at pagpapatupad ng batas para sugpuin ang mga illegal na gumagawa ng paputok.